sa inyo kung paano po ito yung set up. So bago po tayo magsimula, sabihin ko muna sa inyo kung ano po yung mga parts po na to. So ito po ang start, it's called stop. So ito po yung parang sa memory niya. Pwede po siyang sa isang tao, sa pangalawang tao. Ito po yung mga menu niya. Ito po siya forward niya, sa memory. Ito naman po ang pag-latin. Ito po ang blood pressure. Ito po ang systolic, diastolic, sa ang pulso. Ito tayo dito. So, sa gabi niya, ito po ang saksakan po ng tibika. So, yung nilalagay po natin sa paraso natin, ito po yun. Ito po siya. Ito po yung ating tibika. So, mamaya ito turo natin sa inyo kung paano po ilagay, kung ilagay ito sa paraso natin. Ito po siya. So kahit wala po siyang battery, saksak lang po dito. Meron po siyang adapter dito. Pero pwede rin po siya na battery. So, battery niya po is AA. Apat na peraso. So nagamitin po natin ngayon yung battery. So ilagay lang po natin yung battery. May sign naman po dyan. Positive negative. So ilagay lang po natin yung apat na battery. Po na tama po ang paglagay natin. Positive. Tapos po. So, ito na po siya. Ayan na po. So, ilagay po natin ito. So, pakita ko po sa inyo kung paano po tayo magkakuha ng blood pressure. Okay po mga ka-idol, so ipakita ko na po sa inyo, i-open na po natin. So bago pa natin i-open, ilagay po muna natin yung ito po yung connector. Connector natin para sa BB cam. Ito po ang BB cam. So open na po natin ha. So ito po ang start niya. So wala pa po ang pop natin, naging sa paraso natin. So una po, ibig sabihin po tama po ang paglagay natin yung battery kasi nag-on po siya. So sa una po, set muna natin yung time. So wala po siyang time. So ganito po ang gagawin natin ha. So pindutin nyo lang po ito, itong button na to. Yan. So off po yan. Off. Tapos ito po. So ipo-forward lang po natin ulit. Pindutin nyo lang po ulit sa para pa sa pangalawa. Ayan. So yan. Pindutin nyo lang po ulit sa tulong pindot. Ayan. Ito na po yung date niya. So ang date niya, ang pipindutin po natin forward or backward. So ito po siya. Tingnan nyo po. Una po ang months. So ngayon po, September. So 9 September. O, so pag pupunta po kayo sa pangalawa, pindutin nyo lang po ulit ito. Ito. Ayan. So 28. O, so pupunta po kayo sa time. So 9:34. So pindutin nyo lang po ulit itong isa. Itong button na to. Okay, 9:34. Pero ang oras po ngayon, ang oras po ngayon is 12:50. So AM po yan. So ganito po ang mangyayari. Pindutin nyo lang po yan AM. Tignan nyo po yung PM sign.
12 punta po kayo sa minutes, pinta nyo lang po ito, 12:50. So yan, 50. Okay, so ito lang po ulit, parang ito po yung pinaka forward nyo po. Siya, yun po. Reset na po natin ang date and time dito pa sa Omron. So ngayon po, start naman po natin kung paano po ang pagkuha ng blood pressure. So, turo ko po sa inyo kung paano. So, dapat po tama po ang paglagay po natin para mag-upgrade po ang ito po siya. Ito po ang kupang pinagay. Ito po. Yan. Yan. Nalagay po dyan. So, dapat po yung kapli niya bandang baba po ng braso natin. So, pag dito po. So, parang po dito. Hindi po dapat dito. Hindi dapat sa lalo. So, kasi meron po tayo pain dito. Basta ito lang po. Ito lang po ang tandaan po natin. Ito po, nasa baba po yan. Hindi po siya nakataas na naman. Nasa baba po ng braso natin. So, ganito po ang paglagay. So, ganyan po. Yan. So, andito po siya nakalagay. Hindi po siya gitna, hindi po siya sa taas. Dito po siya sa bandang. Yan. Bandang medyo baba. Yan. So, ganyan lang po siya. Tapos, ganoon lang po natin siya. Kahit mag-isa nyo lang po, kaya nyo pong gawin nito. Kahit wala pong tutulong sa inyong paglagay, kaya nyo pong gawin po. Parang ganito po yan. So, make sure po na hindi po siya masyadong mahigpit, hindi po siya masyadong balawat. So, kasi pag masyado po siya mahigpit, ang makukuha po na result ng blood pressure natin is mataas. Pag malawag naman po is mababa. So, dapat po, tigid lang siya. Hindi po siya magpipit. Hindi po siya malawag. So, ito okay na po ito. So, simulan na po natin. Dapat po, pag sinumulan niyo po, ang braso po natin, hindi po siya nakababa. Dapat, sa side po ng below the heart. Ay, sa side po ng heart, na level po siya sa heart. So, simulan na po natin. So, ito po ang turn po natin. I-start lang po natin ito. Start. Okay. Start. So, nag-i-read na po siya. Relax na po na. Tapak na po siya ng aking ito. Ang BP ko po is 127 over 80. Ang pulse ko po is 93. So, tama po ang pagkalagay natin. So, yan lang, yan tama po siya kasi yan po ang normal na BP ko. So, tapos na po tayo dito. Isa pa po ang tuturo sa inyo kung paano po ito. Halimbawa, nag-BP po kayo. Ngayon, gusto nyo pong tingnan yung mga nakaraang BP nyo dito. So, ganito lang po yan. Pindutin nyo lang po itong button na to. Ito po yung parang history. So, pindutin ko po, ha? So, ito po yung ngayon. So, ito po yung ngayon. Pag gusto
gusto niyo po yung kahapon, pindutin niyo lang po ito. So ayan, ganyan po. So ayan, pindutin niyo po dyan. Ayan, yung mga nakaraang video niyo, kung gusto niyo po siyang na-monitor talaga siya. So ayan po, ayan. So, advice ko rin po na dapat po updated po yung date and time nyo para alam nyo po kung kailan po yung BP nyo na yon na mataas o na baba. So kailangan po updated po yung sa taas. Pag hindi po ito naka-update, halimbawa nawalan po ng battery or basta ganun po nawalan ng battery, nag-off po siya. So ang mangyayari po dito is blanco po yan, blanco. Wala pong nakalagay ng date and time. So blanco po yan. So select up na po natin. So meron na po siya. Kada BP lalabas po dyan kung anong oras, anong araw po. So yan lang po ang aking ituturo sa araw na to. Basta po sa mga gusto pong mag-monitor ng kanilang BP, may mga history ng blood pressure, high blood pressure. So dapat lang po na meron po kayong monitoring ng mga blood pressure para alam po natin kung nasa normal range po ba natin. So ang normal range po ng blood pressure po sa mga edad po na ganito is mga 120, mga 120-70 normal pa po yan. Pero pag halimbawa is 140 over 80, 150, mataas na po yan. So medyo mataas na po yan. So pag ganyan po ang mga BP nyo, consult po agad sa doktor. So wag po kayo mag self-medicate. So sana po may natutunan po kayo sa vlog kong ito. So sa lahat po ng mga nanood, salamat po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe po Nurse Leo Mar TV. Pasubscribe na rin po yung sa wife ko, Ranelie TV. So salamat po at God bless po lahat.